Magandang buhay sa iyo, kaibigan. Ito po si Tansan TV. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe at hit mo na rin yung notification bell para naman ma-notify ka kung mayroon akong mga bagong videos. So ngayon mga katansan, ang ating pag-uusapan ay ang pagtatayo ng Subic-Clark Railway. Ito po ay patungkol sa build program ng ating Pangulong Duterte. Bago natin pag-usapan ang Subic-Clark Railways, ay balikan muna natin ang unang rails ng tren sa Pilipinas. Ang unang rails ng tren sa Pilipinas ay pinasinayahan noong Nobyembre 24, taong 1892, November 24, 1892. Halos dalawang dekada matapos magpalabas ng isang atas o utos si Haring Alfonso XII ng Espanya para sa pagtatatag ng isang sistema ng riles ng tren o daang bakal sa Luzon. Ang konstruksyon at pagpapaayos ng daang bakal o riles ay nagsimula noong 1888. Pasok sa linya o saklaw ng linya ang 195 na kilometro mula Maynila hanggang Dagupan sa Pangasinan. Ang linya ay tinatag bilang Ferrocarril de Manila Dagupan. Naging Manila Railroad noong panahon ng kolonya ng pamahalaan ng Amerika. Mula sa Manila Central Station sa Tutuban, ang konstruksyon ay lumipat pahilaga sa Payuman na nagtatapos sa Dagupan. Kasunod na nagtayo ang Amerika ng isang bagong linya o bagong daang bakal mula Bulacan hanggang Kabanatuan sa Nueva Ecija taong 1902. Makalipas ang ilang sandali, ang linya ng riles ay pinalawak sa La Union, sa Hilaga at Albay sa Timog. Noong panahong 1964, sa bisa ng Republic Act No. 4156. Ang MRRCO ay naging Philippine National Railways o PNR, isang korporasyong pagmamay-ari ng gobyerno. Ang PNR po ay dating nangungulang operator ng riles ng tren sa Luzon na may higit sa 797 kilometer na nag-uugnay sa La Union hanggang sa Bicol. Mula sa mga natural na mga kalamidad ay unti-unting binawasan ang saklaw o sakop nito. Maliit na bahagi lamang ng linya o daang bakal ng PNR mula Tutuban hanggang Calamba, Laguna na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin. Sa panahon ng Commonwealth, ang daang bakal sa Negros ay dinala na na-import ng mga locomotive ng singaw mula sa mga asyenda sa mga gilingan ng asukal. Ang mga locomotive ng steam engine ay naglagay ng isang pangunahing linya upang mangolekta ng maraming tungkod mula sa paligid ng mga distrito na panggiling. Ang iba pang mga lateral na linya o bakal na bahagi ng isang network ng mga bukid ng asukal ay may sariling mga system ng riles o daang bakal. Kahit na may mas maliit na mga bagon para sa pagkakarga o pagloload ng mga tungkod ng asukal. Noong 1906, pinahintulutan ng Komisyon ng Pilipinas ang Philippine National Railways na magtayo at magpatakbo ng mga linya ng riles sa iba pang mga bahagi ng bansa, katulad na lamang ng Panay Railways. Ang Panay Railways po ay nagpatakbo ng riles ng tren na nagkokonekta sa lungsod ng Iloilo at sa lungsod ng Rojas sa Capiz. Ito po ay sa pamamagitan ng 117 kilometer
na truck. Ang PRI ay nagsara sa kalagitnaan ng 1980s matapos makaranas ng paghihirap sa pananalapig. Ito ang ating topiko ngayon, ang Subic-Clark Railways. Sinabi ng DOTR na si Kalihim Arthur Tugade, ang linya ng tren ay bahagi ng plano ng DOTR na lumikha ng isang logistic hub sa gitnang Luzon. Ang railways po ng Subic-Clark ay aabot sa 71 na kilometro at itatayo at ito po ay popondohan ng mga kumpanya ng mga Chino. Ito po ang sabi ni Arthur Tugade. Nais namin simulan ang pagtatayo ng railways ng Subic-Clark Railways sa unang quarter ngayong 2020 sa pinakamaagang susunod na taon o ang pangalawang quarter sa pinakabagong taon. Ang proyekto ay maiugnay ang makasaysayang Port of Subic sa Zambales na dating isang base ng United States. Ito po ay base ng United States hanggang sa unang bahagi ng 1980s at isang umuusbong na metropolis sa Clark sa Pampanga, kung saan ang paliparan sa internasyonal ng lalawigan ay pinalawak. Ang dagdag pa ni Secretary Tugade, inaasahan naming simulan ang proseso kung saan maiuugnay namin ang pagpapatakbo ng karga sa pagitan ng Clark at Subic sa pamamagitan ng daang Bakal o Riles. Sinabi niya na ang embahada ng China ay nagsumite ng isang listahan ng tatlong mga kontratista ng China. Ang proyekto ay naayon sa plano ng DOTR na palawakin ang kasalukuyang 77 kilometer na mga linya ng Riles, ng Metro Rail Transit Line 3, Light Rail Transit 1, LRT No. 2 at Philippine National Railways hanggang sa 322 kilometer sa pagtatapos ng 2022. Kasama ang mga proyekto na itinatayo pa rin, natataas ng 1,900 kilometer, sinabi ng DOTR. Ang mga big ticket item ay ang 30 kilometer Metro Manila Subway at ang 147 kilometer North-South Railway na magdudugtong po ito sa Calamba, Laguna hanggang sa Clark, Pampanga. Ang pareho sa mga iyon ay mapupundahan ng gobyerno ng Japan. Samantala, papapondohan din ng gobyerno ng China ang 581 kilometer na linya ng PNR Bicol at ang proyekto ng Riles ng Mindanao. Na ang Riles ng Mindanao po ay ang unang yugto ay aabot sa 102 kilometer mula Tagum City hanggang sa Bigos. Ang mga bagong proyekto ng Riles na nagsisimula ay ang Ayala Corp Metro Pacific Investment Corporation na 12 kilometer na LRT1 sa Cavite Extension Project, ang 37.6 kilometer North-South Commuter Railway Project Phase No. 1 tutuban sa Maynila hanggang Malolos, Bulacan, at 23 kilometer na bigay din ng San Miguel Corporation mula tutuban hanggang Bulacan. Ito po ang proyekto ng Build, Build, Build program ng ating Pangulong Duterte. Ang Subic-Clark Railway Project ay isang bahagi ng PNR Luzon System Development Framework na nagbibigay ng paunang serbisyo sa kargamento sa pagitan ng Subic Bay Preport Zone at Clark Preport at espesyal na economic zone na nag-uugnay sa Subic Port, sa Clark International Airport at iba pang pangunahing mga sentro ng ekonomiya sa gitnang Luzon, lalo na ang New Clark City, at bumubuo ng isang integrated logistic hub para sa pagpapaunlad ng gitnang Luzon bilang isang bagong sentro sa paglago upang mabawasan ang Metro Manila. Mga kaibigan, mga katansan, ito po ay proyekto ng Pangulong Duterte upang mapabilis, mabago pa ang mga hindi magagandang sistema ng mga nakaraang administrasyon. At ito po ay patuloy na binabago, patuloy na pinapaunlad ng Build, Build, Build program ng Pangulong Duterte. Maraming salamat sa iyo, Katansan, sa iyong pakikinig sa mga bagong kaalaman na ito.
At huwag mong kakalimutan na magkomento kung ikaw ay nagandahan sa ating pag-uusap ngayon. Maraming salamat. This is Tansan TV. God bless us all.